So, wala si Anton ngayon. So, we can do whatever we want. De, joke lang. So, we're here at Hardware Sugar in Makati, in sa aming physical store. And we've been getting requests to do a cable management video. So, that's what we're going to do. We're going to build a system, a brand new system. Tapos, we're going to give you 4 tips para ma-cable manage ng tama yung system nyo. Although, pwede rin naman to dun sa mga existing ng systems or mga built na systems na. So, okay na yun. I'm Rocky the Programmer and with me is Jay, our resident tech guy. And this is 4 tips for cable management. So, tip number 1 is to plan and visualize your build. So, bago ka mag-cable manage, bago ka magbuhol-buhol or magputol-putol ng wires, dapat alam mo muna kung saan mag-end up yung component mo inside the case. That also goes for all the cables and all the headers kung saan mo siya ipapasok sa motherboard mo. And also yung allowance na ia-allot mo for the length of the cables. So basically, lahat ng kailangan na headers niya nasa perimeter ng motherboard. And that goes the same naman for almost all motherboards. Lahat ng kailangan mo, like yung headers ng RGB, yung front panel headers, nandun siya sa gilid. With the exceptions of some na nasa bandang CPU. So we'll start on identifying nasaan yung headers ng motherboard. For example, this motherboard has headers for PWM pans near the CPU and another the bottom side of the motherboard. Same with the RGB headers na gagamitin since they're also important. There's one on the bottom side. There's also one sa right side ng motherboard. So we'll start from there. Okay, so next, we'll determine saan naman tatakbo yung cables natin. I group up PWM fans from top side sa rear side ng case. Then, we'll run it here sa rightmost side ng case para mapasok natin sa header PWM header near the CPU since ito lang yung header ng CPU, build natin. Next, yung cables natin from the PSU. Like for example, itong 24-pin power for the motherboard. May kita nyo sa case natin, meron na siyang built-in route para dito sa cable na to. Ito siya. Since this hole is the nearest route para sa 24-pin port natin sa motherboard, yun yung pinaka-ideal na route para sa amin. So please note na we're not committing sa cabling natin. We're just visualizing saan mas ideal na i-route yung cables for the build. And it's normal din na bawa nakapag-tie ka na, pwede mong ulitin yun. Kaya at this point, minimize natin yun. Kaya we're planning and visualizing it. Okay, tip number 2 is manage the slack. As you can see, yan, yung mga yan. Yan, di ba? Design sila na maging sobrang haba. Kasi syempre, they want to accommodate for a lot of configurations and sizes ng case. That's why sobrang haba nito lagi. Itong step na to is yung pag-manage ng excess na length ng cables. So, we'll give an example. Here, yung PWM cables from the fan. One is longer, one is shorter. What I usually do is, twin-twist ko yung longer dun sa shorter cable. So, they'll have the same length. And mas madali silang i-manage. Yan. So you can see, parehas na sila ng length. Almost parehas sila ng length. That way, you can manage them more easier. Next, EPS. As you can see, medyo kalat siya. We can route this here para ma-less natin yung slack. Then later, papaitaw sa inyo kung paano natin siya i-keep on that place. Tip number 3 is keep it together. Ngayon na-identify na natin yung tamang length ng cables, it's time na gagamit na tayo ng zip ties or twist ties or yung cable ties from inside your case. The idea here is to tie up yung excess na na-identify nga natin. We want to keep it tight and neat inside the case para hindi rin sila nag-i-interfere with each other. Doon kasi sa excess na length ng cables, doon nagsisimula yung messiness doon sa loob ng case mo. We'll use the EPS cable as an example. Since in place na siya, we'll secure it by using zip ties. Hindi siya going all over the place. Tapos ano nangyari dito? Yes, that's the PWM header. Since tumatakbo sila sa isang route, I braided them na lang. So, hindi rin sila kalat. Pwede daw yun? Pwedeng-pwede. So, hindi naman siya masisira ng ganyan? Hindi siya masisira. Since si-shielded din yung cable ng PWM, walang magiging problema sa kanila. Nice.
Next is front panel cable. Since meron ng mount for zip ties yung ating front panel cable route, doon na natin siya i-zip tie. Same with the 24-pin power ng motherboard. Meron siyang mount dito. Dito na rin natin siya i-zip tie. At this point, naplano na natin ng build and na-route na natin ng tama yung cables, na-address na rin natin yung slack. So, ngayon, gagawin na natin yung tip number 4 and that is to hide and talk. Ngayon, ang gagawin natin is to basically, i-hide natin and itatalk din natin yung excess na cables para ang main na objective nito is to neatly and easily close yung back panel natin. So, mamaya, kapag ginawa na ni Jay yung pag-close ng panels, malalaman natin kung tama nga ba lahat ng pinagsasabi namin na tips. Kasi, dapat swak yun. As in, walang bulge and walang tumatama na cable dun sa side panel pag kinlose na natin siya. As you can see, merong excess SATA cables and Molex cables yung PSU natin na hindi natin nagamit. Since merong PSU shroud yung case natin, itatak natin siya sa loob. So as you can see, hindi naman siya ultra super neat, di ba? Pero hindi siya mag-interfere with anything. Especially pagka kinlosan natin yung back panel. Sana. Next, sa GPU, nung nag-route tayo ng cables earlier, nilagyan ko siya ng konting allowance. Ipa-plug natin siya dyan. Then, i-show natin yung cables pabalik. That way, walang sobra na nasa front side ng build. There. Then, i-zip tie na lang natin siya pabalik. Okay, moment of truth. Malalaman natin kung may sense ba yung pinagsasabi namin sa video na to at this step. Ngayon, i-close na natin yung back panel. Kailangan smooth yun. Kailangan hindi kami mahirapan and kailangan ma-close namin without effort and without bulge dun sa back side panel. Okay, Jay, do the honors. Okay, ayun. Medyo anticlimactic, pero yeah. Maayos siya. maayos. Okay, so ba't ba natin kailangan mag-cable manage? As you've seen dun sa videos, although we simplified it, it took a lot of time then. It's very time-consuming and isa siya sa mga pinakamatagal na processes na gagawin mo sa pag-build ng PC. So, ba't ba siya kailangan gawin? Number one is yung aesthetics. Siyempre, for cases like this na meron siyang tempered glass, makikita mo yung inside ng case. And it brings you more pride and accomplishment. Kapag ka nakita mo na sobrang ayos and sobrang uncluttered nung loob ng PC mo. Number two is yung ease of maintenance. Kung nakita nyo kanina na maayos yung mga cables and routed sila properly, madali rin silang i-take apart and madali rin silang linisin. Kadalasan, kaya hindi natin nililinis yung loob ng PC natin kasi pag bukas natin ng backside panel, parang napakagulo and napaka-daunting na agad ng task kasi sobrang daming nangyayari and sobrang daming tangles and ang dami-dami mong kailangan gawin just to clean the thing. And cable management solves all of that. Mas madali siya linisin, mas madali siya i-maintain. Number 3 is yung ease din ng pag-upgrade. Since alam mo lahat kung saan naka-route yung cables mo and yung headers mo, if you're going to, let's say, upgrade later, bawa gusto mo palitan to ng radiator or like ng AIO, madali na kasi alam mo kung saan siya naka-route dun sa likod. Mas madali siya tanggalin and mas madali siyang palitan din. All in all, it's a very time-consuming process, but it is worthwhile. It's going to pay dividends years down the road and you'll enjoy your system for much longer.
If you found this video helpful, please like and subscribe if you haven't already. Kung meron pa kayong mga tips and other comments, comment it down below. And we'll see you next video. And all the thanks in the world to our top fans, Christian Espinosa, John Ruben Ocha, ITX Addict, Richard Onkinko, Ian Meru, and Liam Magnaye. Your support really goes a long way to helping upgrade the production quality of the channel, and we really, really appreciate it. Thanks so much.